do, bringing you honor with each word I say. I ask for your wisdom today to speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your ways, to photograph courage that comes from above. Lord, let my life communicate gift of creation comes from your throne, divine inspiration from you alone. The talent inside me is there by design. Remind me the glory's not mine. To speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your ways, to photograph courage that comes from above. Lord, let my life to publish your ways, to photograph courage that comes from above. Lord, let my life communicate love. Pag-uusapin doktrina, kung ano yung tama, ihayag. At yung mali, ibunyag. Sa Diyos, ipinakikilala po sa atin kung ano po yung tama at kung ano yung mali. Dapat yung turo makita po sa atin, hindi lang pangalan. Pag dumipensa ka, may dating, may tama. Huwag kayong magagalit. Mahal namin kayo eh. Hindi mo kasi kayang talunin yung gusto mong talunin. Pero ang kapahayagan na yan, lalo doon siya nagtanong, ay kapahayagan na galing sa itaas sa Ama. Ang Biblia hindi binabasa lang. Ang Biblia inuunawa. Consider literal, malibang mapatunayan na symbolical na yan. Nasabi ni Kristo, ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Dapat natin maunawaan sa panahon na ito. Bibon sa dami ang kapitulo 5 kasi gusto namin pong matigil yan mga ganyan at huwag nang makapanguha pa ng mga pandaraya. Dapat po, kami ho ang dapat magpaliwanag yan kasi amin ang paniniwala yan. Ang aking tanong, Brother Jerry, ay... Ang katuwiran at ang katotohanan ng Diyos ay makikita lamang sa mga kapitulo at bersikulo ng Banal na Kasulatan. Ang sinumang nagnanais na sundin ang kalooban ng Diyos, tiyak na makikilala niya ang turo. Hinahanap niyo ba ang buong katotohanan ng salita ng Diyos sa loob ng Biblia?
Hanapin ninyo sa kapitulo at versikulo inyong masusunod. Kapag naghahayag ka ng katotohanan, siguradong malalagtad ang kamalian. Kunting hakbang na lang, sabadista ka na. Muli po nagbabalik ang programang Kapitulo, Bersikulo, mga suki at minamahal po naming taga-subaybay. Kami po'y nagpapasalamat sapagkat muli po ninyo kaming pinatuloy sa inyong mga tahanan sa pamamagitan ng programang ito. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, kapatid na Jerry Sibilia, ang inyong lingkod na ay makakasama po ninyo, kasama po ng buong team ng programang Kapitulo, Bersikulo, na magdadala sa inyo ng mga ng ibanghelyo ng kaligtasan sa lahat ng aming mga manunood sa iba't ibang panig po ng bansang Pilipinas at syempre po sa buong mundo na ngayon po ay naaabot ng ating programa. Naka-live streaming pa rin po tayo sa ating pong programa, sa ating pong Facebook page at maging sa ating YouTube channel. Ano po, kaya doon sa mga hindi po nakakapanood sa kanilang Facebook, kahit pwede po kayong manood sa inyong YouTube, yung mga gumagamit po ng data, ay pwede po ninyong panoorin ang ating pong programa sa YouTube. Kung kayo po nahirapan na i-access sa Facebook, sapagkat dalawa pong sabay ang ating programa sa Facebook at maging sa ating YouTube channel. At sa mga sandaling ito po, ikasama pa rin po natin sa ating pong programa. Ngayon, kanina, ikasama natin ang kapatid na Ray Vida. Hindi po kasi kami kakasya dito sa ating studio sa kung apat po kami. Kaya po ngayon, kasama naman natin ang kapatid na Benny Filomeno, ang ating pong binansagan, Mr. John Travolta ng programang Kapitulo Bersikulo, ang anak ng Kamenong, at kasama ko kahapon dyan na naglingkod sa Los Baños sa Bangkal Church, Laguna, ang anak ng iconic evangelist na si Kamenong, ang ating John Travolta ng programang Kapitulo Bersikulo, Brother Benny Filomeno. Isang pagbati po ang aming pinabot sa inyo, mga minamahal naming mga kaibigan, mga kapatid. Isang kagalakan po ng Kapitulo Bersikulo ang maglingkod po sa inyo ngayon. Sa ikalawang episode ngayon, Brother Jerry, ano? Ikalawa. At purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. At patuloy po namin ipinapaabot na kayo po ay pagpalain ng Panginoon at sumagana nawa ang mga kaalaman natin sa mga kapitulo at bersikulo ng Biblia sa pakikisama po ng ating Panginoon sa mga sandaling ito. At sa mga oras po na ito ay kapiling po natin ng isa po sa ating bisita na avid na viewer ng ating pong programang Kapitulo Bersikulo. Marahil po sa ating pong mga manonood, bago po namin ipakilala yung inyo pong ating panauhin, inyong gusto pong mapakinggan sa mga oras na ito, humihingi po kami ng paumanhin doon po sa ating unang video, sapagkat kami na kanina inaputol at hindi ho tayo nakapagpapanalangin doon sa unang video, kapatid na Benny, sapagkat nagkaroon tayo ng internet problem. May interruption yung internet natin, kaya po naputol yung ating live streaming program. Ah, ganyan ng PLDT. Opo. So pagpaumanhin po, kung meron mga ganyang technical problem, syempre pag live tayo, meron talaga tayong mga nangyayari dyang mga problema sa ating communication. Kaya sana po ay inyo pong pagpasensyahan yung ating pong unang episode doon sa parting putol doon sa bandang. Actually, tapos naman na. Yung panalangin lang ang hindi naisama. So ngayon po ay amin pong special na ilalahad ang ating pong bisita. Yung kanya pong gustong ibahagi sa ating lahat para tayo ma-inspire sa ating programang Kapitulo Bersikulo. Meron po, alam nyo, matagal ho ninyong nakikita marahil sa kanya pong pagko-comment niya sa ating mga video. Maaring ang ilan dyan ay nagiging kasagutan pa niya dyan sa Facebook, sa ating pong comment box ng ating mga video, at ang iba naman dyan ay naging kaibigan niya. Alam niyo dito sa programang Kapitulo Bersikulo, minsan Brother Benny, nagkakaroon tayo ng tinatawag na pagkakaibigan. Kasi nagmi-meet doon sa mga nagko-comment. Kaya itong ating kaibigan, ating kapatid, actually ngayon ko lang siya nakita. Sa chat lang, ha? Sa chat. Nakausap ko siya sa chat at nakausap ko siya over the phone. At tayo, kilala niya sapagkat tayo ay kanyang pinanonood. At ngayon ay matagal na panahong gusto niyang makasama tayo rito at makaupo sa ating programa. Ito po ay kalooban ng Diyos na ito ang panahon na kanyang inilaan para makapiling po natin siya. Isa po siyang born again Christian believer. At nakakatuwa po nito sapagkat yung pong kanyang tito, yung kanyang uncle na isang pastor ng born again Christian,
ay naging pastor ko po nung ako evangelical. Ito po, kaya ito ay what God's plan itong nga nangyari. Kasi yes. All things were together for good. Biruin mo, naging Adventist ako, galing sa pananampalatayang evangelical. Ngayon po ay kapiling ko siya dito sa ating programang Kapitulo Versikulo. Akin po tinutukoy mga gilo namin taga-subaybay ay ang ating isa sa mga taga-subaybay ng programang Kapitulo Versikulo, isang born-again Christian believer, Brother Tito Timbang. Kapatid na Tito, bumati po kayo sa ating mga manonood. Magandang hapon po at narito sa ating nagtagal po ng panahon na gusto ko pong makaharap at makausap ng aking mga napapanood sa programang ito ng Kapitulo Versikulo. Ito ngayon po ang katuparan. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nagkaroon po ng katuparan ng aking hiling. Maraming salamat po. Praise the Lord. At mga giliw na mga taga-subaybay, hindi na natin pahabain pa ang ating introduction. Mananalangin ang kapatid na Benny at pagkatapos tayo na ay mag-uusap tungkol sa kanyang kabutihang ginawa ng Diyos sa programang Kapitulo Versikulo. Kapatid na Benny, tayo mananalangin. Opo, tayo po ay manalangin. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, sa iyong mga kabutihan. Niloob mo ang mga sandaling ito upang magkaroon kami ng isang natatanging programa sa Kapitulo Versikulo. Yes. Na sa pamamagitan po ng programang ito, sa aming kapatid na si Brother Tito Timbang, ay nagpapahayag siya ng kanyang kagalakan sa mga kabutihang ibinigay mo sa kanya upang maipagpatuloy, mapag-aralan ng iyong mga banal na salita at patuloy na makita ang mga katotohanan. Idinadalangin po namin ang mga nakikinig, mga nanonood. Alam po namin ang mga bagay na ito ay makaka-inspire sa kanila. Gayun din, sa pamamagitan po ng iyong mga salita, kami po ay magkakaroon ng pag-asa, lalong-lalo na mga, ang mga nag-aaral ng iyong mga salita. Mm-hmm. Maranasan po namin, Panginoon, ang iyong gabay at ang iyong Banal Espiritu ang siyang tanging panauhin upang higit pang makita namin ang mga bagay na nais mong mapag-unawa ng mga tao sa mga programang ito. Umaasa kami, Panginoon, sa dakilang patnubay na pagkakaloob mo ngayon, alang-alang po sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. At ngayon po ay atin pong maririnig ang special na pagkakaloob ng ating kapatid ng kanya pong sabihin po nating pagpapalang tinanggap mula sa programang Kapitulo Versikulo. Brother Tito, ay kayo po ay ano po ang inyong pinagkakaabalahan sa kasalukuyan po nating kapanahunan ngayon? Ano po ang inyong background? Sa ngayon po, buhat po nung hindi na po ako dumalo ng gawain sa simbahan na kinaaniban ko. Mm-hmm. Ang ginagawa ko ngayon ay pinag-aaralan ko po yung mga record na ginawa ko habang ang Kapitulo Versikulo ay sumahimpapawi. Mm-hmm. Kaya mas lumalim po ang aking natutunan patungkol po sa matibay na doktrina dahil po sa dati kong kinaaniban, sabi ko nga, sa loob po ng 23 years. Wow! Mahaba yun, Brother Tito. 23 years? Oh. Ay, wala po talagang, ano, hindi po malinaw ang pagiging Kristiyano ko. Katunayan nga po, umiinom pa po ako. Woo. Born again ako. Palalo na pag magkaroon ng Christmas party sa trabaho. Trabaho namin, sa planta namin, umiinom pa po ako. Pero bawal po yan sa samahan ninyo? Bawal po. Stricto rin sila sa bagay na yan? Opo. Kaya lang, sa amin, ng mga membro na mahina po ang pundasyon ng aming pananampalataya, naging mahina po dahil nga wala pong malinaw na doktrina. Ayun. Pero buhat nung marinig ko po ang 10 utos, iyan po ay hindi na po talaga nawawala sa akin. Alam niyo po, sa tuwing ako ay naglalakad papunta sa trabaho ko, hindi man natin maiiwasan na marami tayong makikita. Mm-hmm. Ang lumalabas sa isip ko, 10 utos. Mm-hmm. Kaya ang ginawa ko, lumalakad ako na nakayuko. Ayaw kong makakita ng kung ano-anong makita ko kasi ang nakarehistro sa utak ko yung 10 utos na pinangangaralin nyo eh. Totoo. Nagiging ano sa akin ang 10 utos pero hindi ko ito pinahahawakan bilang batayan ng aking kaligtasan kundi ito ang nagiging bunga ko ng pagsusubaybay sa inyo, bunga na bilang isang totoong Kristiyano at merong pagmamahal sa Diyos. Amen. Amen. Hindi ito nagiging batayan para ako ay maligtas. Amen. Kundi ito lamang ay kasangkapan lamang bilang isang totoong Kristiyano na namumuhay sa ibabaw ng mundong ito upang maiwasan yung pagkakaroon ng pagkakasala lalo na po sa mga
tanawin sa mga kapaligiran. Amen. Brother Tito, nabanggit nyo kanina na kayo ay, sabi nyo, 23 years kayo kanyong kaanib dun sa samahan ng Evangelical Christian. Para po sa aming mga giliw na taga-subaybay, hindi namin pwede sabihin sa inyo kung ano ang sekta na kanyang kinabibilangan, sapagkat ayaw naman nating managasa ng anumang pananampalataya o fellowship ng ating mga kapatid na evangelicals o ng mga born again. Pero tinitiyak ko namin sa inyo na yung kanyang pinanggalingan na isang isang fellowship ng mga born again Christian. Ano po? Pero 23 years. Aba, hindi biro 'yun yung kanyang pagiging isang born again sa 23 years na paglilingkod. Kapatid na Tito, pwede niyo bang ilarawan sa ating po mga manonood kung ano yung mga ginagawa ninyo for 23 years na kayo ay naroon sa Born Again Christian Fellowship po? Sa tingin ko naman, parang bihira yung pag-aaral eh. Meron mang pag-aaral na puputol, tapos pagkatapos nun parang wala, blanco. Wala nang nangyari eh. Parang sabi ko nga, lamo naman itong pagiging Kristiyano ko. Pero Brother Tito, nag-i-encourage din ang mga leader nyo na magkaroon kayo ng mga personal na pag-aaral ng Biblia, di po ba? Meron naman po. Katunayan nga po, mayroong tinatawag kami na amazing men. So yung amazing men ay sa aming mga katatayan po, naka-focus yun. Nagkaroon po kami ng, minsan may mga libangan, may ihaw-ihaw, ganun, depende po kung ano magiging programa namin doon. Tapos, may Bible study. Banding-banding din. Banding-banding din po. Kaya lang po, yun nga, ang masasabi ko, pagka magbitaw ng mga talata, eh, minsan, literal yung pagkaka-interpret nila. Hindi ka magkaroon ng interest sa mga sinasabi nila kasi parang ano lang eh, parang kung ano lang yung, para bang nasa isip nila ako, ito yung ni-reveal ng Panginoon. Hindi talaga galing sa Biblia. Paano naging i-reveal kung meron talagang tamang interpretasyon ang talata na yon? Kaya sabi ko, hindi malinaw, hindi matatag. Pero paano, anong naging dahilan kung bakit ka nakasustain? Sabihin na natin, for 23 years, dalawang dekada, mahigit, yung pagdalo sa mga gawain ng isang evangelical. O kasi matagal, Brother Jerry. Matagal, 23 years, hindi biro yun eh. Hindi ka ba nainip, hindi ka ba nag-enjoy, hindi ka ba masasabing satisfied doon sa nangyaring yon? Nag-enjoy naman din po ako kahit papaano kasi nung nasa Paranaque pa kami. Dito na sa ating Paranaque. Nag-Bible study rin po ako. Self-study lang po yung ginagawa ko kasi panggabi ako. Pag-uwi ko ng alas 10, pagdating ng bahay, nag-aaral pa po ako hanggang aabutin ako ng alauna. Ngayon, kung ano yung napag-aralan ko, base po sa aking sarili kong pagkaalam at pananaw, yun po ang itinuturo ko doon sa bahay-bahay na Bible study na ginagawa namin. Kaya lang, siyempre, hindi mo naman masabi na yung pag-aaral ko na yun ay talagang masasabi mo na totoo. Kasi sarili kong pag-aaral, wala kami ginagawang pag-aaral para mabigyan kami ng kung paano namin ipaliwanag sa tao. Ibig sabihin, Brother Tito, wala kayong parang isinisiri sa inyong samahan wala po. Na yung meron tinatawag na mga paksa, topic. Wala pong ganun. So, ang nangyayari, dumadalo lamang po kayo doon pagkatapos ay sa sarili nila lang ninyong pag-aaral. At saka kung may mga activities man sa loob ng ating dinadaluhan, doon kayo nakakasama. Pero, for 23 years, medyo curious ako kasi ako din, galing ako dyan. Hindi naman ba ikaila ng ating mga kapatid. At yung uncle mo nga, sabi nga natin, naging kasama namin yan dito sa naging pastor ng aming samahan. At naging kasama ako doon sa kapatid natin, kaibigan na isang bulag. Nag-enjoy ako doon sa musika. At yun ang naging dahilan kung bakit ako napapasama doon sa grupong yun. Pero bakit for 23 years na medyo, sabihin na natin nag-enjoy, pero sabi mo parang may kulang sa pag-aaral. May kulang. Ano yung sa tingin mo ang nakikita mong kulang? Ang nakikita mong kulang doon ay yung tamang interpretasyon sa Biblia. Ayun. Kasi nga, talipat-lipat ako ng simbahan. Parang niya, okay, Pasig. Nag-Pasig din ako eh. Pero parang born again po siya? Parang affiliated po kami sa parang niya. Tapos nalipat ako doon kasi nagsusunglit ako doon. Tapos, hanggang sa narating ko yung iglesia namin nga dito sa may Tagig, yun na po yun. Meron naman yung sinasabi mong series, meron naman yun, monthly. Kaya lang, yung series na yun ay para lang naman din sa mga
workers, tapos pwede kang dumalo. Kaya lang, parang devotional lang ganun. Oo, hindi nga pagdating nga sa doktrina, hindi nga maano, hindi siya matatag. Kulang. Kumbaga. So dito sa yung may posisyon ka ba diyan sa sinamahan mong pananampalataya o sa inaanibad mo? Sa ngayon wala po. Pero sa dati kong mga na bago pa ako nalipat dito sa Taguig. So leader po ako, tapos by workers po ako. Pag sinabi mong worker, at paipaliwanag ninyo po, paano po ba kayo pag worker ang isang worker sa Born Again Christian Fellowship? Leader po ako ng ano, ng nagba-Bible study. Ayun. So ibig sabihin may tungkulin po kayo sa inyo pong samahang kinabibilangan noon, ano? Doko. Kasi nagpalipat-lipat kayo sa ibang fellowship, meron kayong tungkulin. So okay. Leader at saka worker kayo or leader sa Bible study group. So okay. Ibig sabihin talagang sabihin na nating may leadership ang inyong ang inyong status bilang kaanib ng Born Again Christian Fellowship. Ngayon, punta na tayo doon sa binabanggit ninyo. Paano pumasok sa inyong kaisipan na magkaroon kayo ng interest na makinig? By the way, nakikinig naman kayo ng mga programa dati. Opo. Yung kayo Born Again Christian. Ano-ano yung mga programa? Siguro, wag na natin banggitin yung mga pangalan. Pero ano yung dahilan kung bakit napunta sa inyo yung kapitulo versikulo nagka-interest kayo? Kaya na naikwento ko nga, ay nung gabi na yon ay habang ako nagpapahinga sa bahay galing sa trabaho, dahil po sa kalikutan ng aking kamay, gusto kong manood ng mga movie. Wala akong mapapanood, kaya nagpalipat-lipat ako ng mga channel hanggang sa narating ko yung channel 44 ata yun. Nakita ko yung nagsasalita si Brother Johnson, tapos kasama ka. Sabi ko, ano na namang sekta ito? Meron ng ganito, meron na namang ganito sa channel 25, tapos 37, 39. Ano na naman kaya ito? Kaya panandalian kong iniwanan, kasi sabi ko, panglito lang ito. Pero makalipas ang mga ilang araw, sabi ko, parang interesting yun ah. Binalikan ko, kasi natandaan ko yung oras eh. Di, binalikan ko ngayon, nagsasalita si Brother Johnson, tapos ikaw. Tapos ang topic ninyo ay tungkol sa pagkain. Sabi, ngayon parang hinigpit ako yung pagkaupo ko, pagkapapanood ko. Sabi ko, tingnan nga natin to kung ano talaga ang turo nila. Nagka-interest ka talaga. No, nagka-interest ako kasi tungkol sa pagkain eh. Tapos nabanggit pa nga yung ano, yung kay Eva at kay Adan, kung dahilan din sa pagkain na sa pinagbabawal, buong mundo ang nagiging resulta. Kaya sabi ko, parang lalo akong ano, lalo kong nagka-interest. Kaya sabi ko, ang ganda nito. Kaya hanggang sa pinanood ko yon, tinapos ko, at nung sumunod na mga araw, ang ginawa ko, kasi yung cellphone ko, the K-pad pa yon, nilagyan ko ng ano, masking tape. Pag umpisa ng programa ninyo, dinikit ko na yan sa ano, dinidikit ko na sa speaker nung TV namin. Kahit iwan-iwanan ko yon, magsasalita, magkukwentuhan kami ng asawa ko, at least nandun na, naka-record na. Reviewin ko na lang siya ng reviewin pag kumukunta ako ng trabaho. Hanggang sa nakabuo ako ng napakaraming record, binura ko na yung iba kasi napupuno na. Pero yung ang binura ko na lang, yung mga natutunan ko na tungkol sa pagkain. Kaya yun po, doon ako nagka-interest hanggang sa ngayon. Paano po ninyo, maaari sabihin ng ating mga manunod, sa dami ng mga programang inaabangan, okay, pinapanood, ano, meron nga dyan sa programa na may mga tanungan, di ba? Yung napanood mo marahil yung ating unang video kanina, na magaling din sumagot at magaling din magpaliwanag ng Biblia. Anong pinagkaiba ng kapitulo, versikulo? Bakit programang ito ang iyong napili? Nagkaroon ka ng interest. doon sa iba, yung iba, mga magagaling na lalaki, matatangkad, magaganda ang kanilang mga... Modulated ang mga boses. Modulated yung boses. Scripted yung sinasabi. Pero yung isa naman... Scripted ba? Oo, may scripted. Yung isa naman, eh masyadong impressive ang dating, ano? Kasi malakas ang dating, May karisma. Eh samantalang kami, sabi nga ng ilan, nilalangaw do yung ating programa. Bakit kapitulo bersikulo? Naku po, kaya nga alam niyo po, minsan nga po habang sa ako ay nanonood, na pagbulay-bulay ko, na parang napatigil ako. Minsan parang napaluha ako eh. Sabi ko, totoong ginto ang salita ng Diyos na
Excuse po. Naging emotional lang po. Siyempre, ito'y personal niya pong karanasan. At personal niya po ito. Alam niyo mga giliw namin taga-subaybayan. May lahat ko lang habang medyo kumukuha lang ng buwelo sa kanyang emotion, yung ating kapatid. Eh, ako'y nagulat sapagkat one time, Brother Benny, ito yung kinukwento ko sa iyo. Okay, sikat na sikat nga yung pangalan nito. Oo. Tumawag sa akin madaling araw, Brother Peter. Natandaan mo, tumawag ka sa akin ng madaling araw. At nag-usap kami, nang sabi niya, hindi daw siya pinatulog. Tama ba yung word ko? O parang hindi ka makatulog, parang ginagambala ka ng mga natutunan mo sa kapitulo bersikulo. At ang sabi mo, parang hindi kompleto yung pagiging Kristiyano mo kung hindi ka maging Adventist. Pwede ba bang ilahad sa amin yun? Kasi nga sabi ko, sa sobrang pagkamangha ko sa mga paliwanag ninyo at talagang biblical naman, kaya nga nasabi ko, para akong namumulot ng ginto habang habang kayo po ay nangangaral. Praise God. Sabi ko, napakaganda. Dito ko lang naintindihan na ang salita ng Diyos ay napakahalaga po talagang pakinggan at basahin. Amen. Amen. Praise God. O hindi lang ito binabasa katulad ng sa dati kong kinaaniban, babasahin mo lang. Ngayon ko ano yung naintindihan mo, yun ang ipapaliwanag mo. Pero sa inyo, sa parte ng SDA, napakaganda para sa akin. Para ka bang habang naglalakad, may dinadampot ka ng dinadampot na tayambay. Upo. Yun ang nakita ko sa sarili ko na napakahalaga ang salita ng Diyos. Kaya doon ako nagka-interest. Yung sa ibang sekta, hindi po ako nagka-interest dahil masama na, masama pa magsalita. Tapos, yung iba naman, parang ano siya, parang hindi interesting pag nangaral. Wow. So, dito kapatid na Benny, makita natin na talagang seryoso yung kapatid natin. Tatlo sa puso niya talaga yung pagkatuklas ng katotohanan. Kaya nga, dito sa atin pong mga na-convert sa programang Kapitulo Bersikulo, sa Panginoon, ano, hindi ho naman kami, alaho kami karapatan na sino man sa amin dito, sa tatlo kami o apat na host ng Kapitulo Bersikulo, na hikayatin ang ating mga manonood na magpasya na magpasakop sa Panginoon. Tanggapin yung ating mga itinuturo. Talagang trabaho ng Banal na Espiritu yan. Kaya natatouch itong ating kasama, itong ating bisita, sapagkat hindi ho biro ito. Sa dami ng kanyang trabaho na halos may overtime pa yan, dahil siyempre nasa kaplanta yan, pero nagawa pa rin ho niyang bigyan ng oras sa panonood ng kapitulo bersikulo at magtuklas ng mga ginto na sinasabi niya, dinadampot niya kapag kasi nanonood ng programang Kapitulo Bersikulo. Kasi Brother Jerry, kagaya na sinabi niya, no, babalikan ko lang. Opo. Dito sa Kapitulo Bersikulo, may pangangaral eh. Hindi ba? May series, may Bible study talaga. At naglalahad tayo ng mga, lagi natin sinasabing, gininto ang mga katotohanan. Correct. Kaya ako naniniwala sa sinasabi niya sapagkat hindi naman dahil ito ay nagpa-patronize tayo ng ating sariling produkto, yung ating paraan, maski hindi naman sa Kapitulo Bersikulo, maski yung ibang programa natin, nag-aaral talaga ng Biblia. Correct. At dito kapatid Natino, mapapansin po ninyo mga giliw ng mga taga-subaybay na binabanggit niya yung dati niyang sinasamahan. Kasi itinuturing niya na ang kanyang sarili na isang Seventh-day Adventist, pero sa katotohanan po, ang kulang na lang sa kanya, bautismo eh. Pwede po bang ilahad sa amin, Brother Tito, dun sa mga ikinuwento mo kanina bago tayo nag-ere ulit na sinabi mo na kahit na ikaw ay hindi pa Adventist, pero sa trabaho mo may ginagawa ka. Pwede po bang ikwento sa amin sa ating manonood? Alam niyo po, sa totoo lang, nung tumagal kong panonood ng Kapitulo Bersikulo, proud ako sa sarili ko na sabihin kong Adventist talaga ako. Praise God! Oo. Praise God! Purihin ang Panginoon. Amen! Kaya nga, pag nasa trabaho ako, pagdating sa ano sa canteen, pag wala akong baon, sabi ko, problema ko na naman ang ulam ko nito. Yun ang problema ko kasi halos karamihan ng mga nagtitinda doon, mga ano eh. Mga walang alam yun eh. Ibig sabihin na, pag-aralan mo na yung tungkol sa pagkain. Unang-unang yung natutunan doon. Kaya, nung minsan, pumunta ako sa kantin, sabi ko, puro baboy. Pusit. Kasi ako po. Di lumabas ako. Ganun din sa labas. Kaya sabi ko, may matanda doon na masungit. Sabi ko, ate, ano po bang lahok ng gulay ninyo? Sama ng tingin sa akin kasi masungit nga eh. Pinaranta ko na siya. Sabi ko, ate, pasensya na po kayo ha kung tinatanong ko kayo kung anong mga lahok. Kasi may mga bawal po kasi akong kainin.
Sabadista po kasi ako eh. Praise God. Sinabi ko talaga, diniin ko talaga sa kanya yung pagiging sabadista ko para maintindihan niya. Kaya hanggang sa tumagal, pag kumakain ako doon, alam na niya, siya na mismo nagsasabi, bawal, bawal sa'yo yan. Yeah. Itong pwede sa'yo. Sabi mo, nakakatuwa. Naging kaibigan mo Oo. Bumait na sa'yo. Bumait ka. Parang welcome na nga ako sa kanila eh. Kaya sabi ko, maganda pala pag sinasabi mo yung katotohanan. Talagang napakasaya ang magiging resulta. Amen, amen. Brother Benny, siguro sa family, kasi sabi niya kanina, Brother Tito, kayo lang yung nanonood. Hindi ba nalaman ng iyong pamilya, ng anak mo, mga anak mo, ng asawa mo, tungkol dito? Ano reaction nila? Alam nila. Importante yun, no? Alam nila kasi minsan sa gabi, binubuksan ko yung cellphone ko. Oo. Pinapanood kita eh. Oo. Yung mga record ko eh. Talagang, ang ginawa ko, dinidisplay ko na dati ang cellphone ko nakatalikod para hindi mag-iilaw. Pero ngayon, hinaharap ko na. Kaya pag sa gabi, kasi nagpapatay kami ng ilaw pag natutulog, hinaharap ko na magliliwanag yon. Kaya nakikita niya na nanonood ako ng kapitulo versikulo ng mga record. Ano reaction ni Mrs.? Wala, hindi na siya nagre-react. Kasi minsan nga, ano ba yung napag-discussion na namin? Hindi siya makasagot kasi nakita niya, huli ko siya eh. Mm-hmm. Ang sinabi niya na lang, may paliwanag kasi yan sa Biblia pa eh. May paliwanag yan sa mga pastor. Sabi ko, anong paliwanag? Hindi ko matandang kung anong topic yung napag-usapan namin. Mm-hmm. Basta nasabi kong ganun, hindi na siya makaimik. Tapos nung minsan, nung mga itong huling araw, kasi mayroon silang pag-aaral ngayon na ang tawag nga ay TISOM. Mm-hmm. Timothy School of Ministry. Okay. Oo. So, ang tinanong niya ay tungkol sa bagong lupa o sa impyerno. Kaya, sabi ko, may sagot na ako doon. Kaya lang, gusto kong maibigay sa kanya na hindi ako magkakamali. Ang naging dahilan ko, para masagot ko siya, kasi nagtatrabaho siya sa kantin, maipadala ko na sa kanya, wala na akong data nung time na yon. May libre naman sa Messenger, minessage ko si Brother Melvin kasi inad ko na, bago ko lang siyang naging friend sa Facebook. Mm-hmm. Minessage ko siya, ano po ba ang tungkol sa bagong lupa, bagong langit, bagong lupa, tapos yung impyerno, kailan ito magaganap? Mm-hmm. Sumagot si Brother Melvin. Sabi niya, sige, hintay lang kasi sunduin ko lang yung anak ko pagbalik. Binabantayan ko talaga. Natabayaran ko siya. Sabi ka talaga. Sabi ko, thank you Lord. Nakasulat, naka-type pa nga, thank you Lord. Tapos, nandyan pa, nasa cellphone ko pa hanggang ngayon kasi nire-review ko yung lahat ng mga ano ninyo, nire-review ko yung lahat. Kaya, pinasa ko sa kanya, fin-forward ko sa kanya. Mm-hmm. Hindi na siya nagsalita. Pag dumating sa bahay, daladala niya yung mga pamphlet na pinag-aaralan nila. Mm-hmm. Di na sa umiimik buhat nung naisend ko na sa kanya yung sagot. hindi ba nagkaroon ng conflict sa inyo bilang pamilya? Siyempre, kumbaga kayo ay magkakasama dati sa isang pananampalataya, sa isang paniniwala, sa isang aral, no? Kung ano yung pinagsasama-samahan ninyo. Pero dito, nagbago kasi meron kang mga gintuika na natuklasan, ano, Brother Benny? Oh. Sa kanyang pag-aaral at sa kanyang mga natuklasan sa panunood ng programang Kapitulo Versikulo. Hindi naman naapektuhan yung inyong relasyon bilang pamilya. Oo, kasi lalo, ano yan eh. Diyan nagkakaroon ng conflict. Oo, kasi Brother Jerry, yung sa relihiyon. Totoo. Diyan nga nag-uumpisa lahat ng mga gera eh. Oo, ng pamilya. Totoo yan. Naniniwala ka dyan, Brother Tito. Oo. Paano mo na-manage yan? Yan. Siguro depende na siguro sa pagdadala yan. Kung talagang may Kristo ka, siyempre alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Sa nung una, nagkaroon kami ng sagutan. Diskusyonan kami, Pero nung habang tumatagal, siya na may sasabi, bawal sa yan pa. Naintindihan niya na ako. Praise kasi God. Ako lang daw. Ang nag-iisang sabadista daw ako sa bahay namin. Praise God. Yung bunso ko nga, na-influensyahan ko na. Wow. Ilang taon na yung bunso mo, Brother Tito? Ano, grade 7. Okay. Sabi ko nga, pagka may pagkain dyan, na ulam na galing sa kantina, dinala niya, pag may sabaw, sabi niya, ano yan? Pareho kami nagtatanungan eh. Ano ba yan? Anong ulam yan? Pag nakita niya, halimbawa, pansit, bumubulong sa akin. Ah, boy. Kaming dalawa, hindi kami kakain. At nakita nila na hindi kami kumakain. Hanggang sa nasira na lang na palis, hindi na rin sila kumakain.
Wow, so hindi na rin sila talaga nakain ng inyong ayaw ko. Sa bahay ngayon, hindi na sila nagdadala ng pagkain na hindi ko kinakain. Wow, praise the Lord. Nakita niyo yung influence ng katotohanan. Na napakasarap na pakinggan. Baka sabihin niyo, ba puro na lang yan. Ano, baboy lang ang umaakay kay brother dito. O, minsan may mga ganun, ano? Kaya minsan naririnig. Hindi kasi issue kasi yan eh. Oo nga, kasi minsan napag-usapan. Minsan minamali ng ibang mga natuturo ng Biblia. O, kita niyo, yung mga Sabadista ika, biruin mo, na-convert lang yung si brother Tito Timbang dahil sa baboy. Dahil sa baboy lang. Oh, hindi po totoo yun. Sinasabi po ni Brother Tito, kasi natutunan niya yung katotohanan yan. Siyempre si Kristo naman talaga, given yan, you know? Sa atin na mga mananampalataya, Adventist, born again, kami galing sa born again, eh, puro Kristo naman talaga. Sinasabi ni Brother Tito rito, yung doktrina ng Kristo. Sinabi din naman niya, Brother Jerry, na sinusunod niya yan, hindi para maligtas. Totoo. Kasi may sinabi niya kanina. Totoo yan. Totoo yan. Kaya, sana hindi ma-misinterpret na sa doktrina. Kay Kristo po ang lahat. Si Kristo ang itinataas natin. Kaya lang, hindi mo pwedeng ihiwalay si Kristo at ang kanyang aral. Ang Diyos at ang kanyang aral. At ito ang natutunan ni Brother Tito sa aral ng Diyos na hindi pinahahalagahan doon sa kanyang samahan ng pananampalataya. At so, Brother Jerry, naalala ko, nagustuhan ko yung sinabi niya na noong maalaala niya yung 10 utos, paglabas niya ng bahay, maski yung kanyang mata, ayaw niya ipagkasala. Totoo yun. Maging ang kanyang pagsasalita, nag-iisip siya kung anong bibitawan niya. Correct. Nag-iingat siya. Oo. Yung paborito natin talata, yung 7:17 ba yan? Ng Juan. Ng Juan. Oo. Ang sinumang nag-iibig na sundin ang kanyang kalooban, makikilala niya ang turo. Yun ang pangako eh. Kaya kilala niya yung turo kasi nagsusumikap siya ang iisip. Sundin ang utos ng Panginoon. Totoo yan. Dahil yung pangako ni Kristo eh. Pagka ikaw ay nag-ibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala mo turo eh. Yung iba naman eh, hindi kalooban ng Diyos talagang hinahanap eh. Diskusyon lang. Oo, diskusyon. Yung mga ngaral na mga mahilig magpasikat. Mga ganon, okay, yung isang samahang ganon. Eh, hindi yun. Ang pinaka-priority natin sa programang ito, ipakilala natin ang Kristo na siyang nagmamayari ng mga turo na taglay-taglay natin dito. Kasi baliwala yung aming mga turo rito kung walang Kristo eh. Si Jesus Christ pa rin ang overall center ng ating mga paglilingko dito. Siya talaga. Siya lagi. Kaya hindi po dapat mamimisinterpret yan ng mga evangelicals nating mga kapatid, Brother Tito, na pinanggalingan natin na yung mga Adventist, righteousness by works yan, pagsunod lang sa utos yan, walang Kristo yan. Mali po. Kahit dumalo kayo sa aming mga pagsamba, siguro Brother Tito, one of these days, baka nakapunta na rin si Brother Tito sa ating mga pagsamba, tatanungin natin siya mamaya, puro Kristo ang ating itinuturo sa pulpito. Puro Kristo. Kami man ang mga nagtuturo, Brother Benny, kung napapanood ninyo yung ating mga divine worship, nagsasalita tayo, puro Christ-centered messages. Puro Kristo. Kaya huwag po ninyong isiping puro kami utos, puro utos, utos. Oo, sa makatawid, Brother Jerry, gusto nating idein dito sa programang ito, no? Kaya lang natin yan tinatalakay kasi ito yung pinakapangunahing kakaibang aral ng Biblia kumpara sa kanila. Totoo yan. Nasabi ni Brother Tito nga, para siyang namumulot ng ginto. Yes. Kasi hindi mo makikita sa ibang reliyon yung tinuturo natin. Kasi madalas inaatake ito, kaya madalas nating itinatayo. Correct. Yun ang dahilan kung bakit nagkakaganon. Correct. Kagaya na sinabi mo, Brother Jerry, Brother Tito, hindi tatagal, magiging regular na tagadalo ka. Hindi naman namin tinatalakay din na ganyan yan, nakagaya ng dito sa kapitulo versikulo. Nagkakataon lamang sapagkat yun ang mga issue. Totoo. Doon sa simbahan na pinagtitipunan ng mga Kristiyanong Adventista, si Kristo ang sentro ng laging pinag-uusapan dito. Correct, correct. Ngayon kapatid na dito, punta tayo doon, Brother Benny, palaot tayo ng kaunti. So doon sa relasyon ninyo, pero mo, ang ganda, no? Ang ganda, oo. Titignan natin yung kanyang influensya. Padre di pamilya ito. Pero hindi niya ipinilit sa kanyang pamilya na ito dapat ang maging paniniwala na natin, no? Siya mismo ang unang nagpakita ng halimbawa nung katotohanan ng kanyang nakita. Hindi niya pinupwersa. Hindi niya pinupwersa. Oh. Pero nakita niya yung influence. Oh. Una, sumunod. Nakakapangilabot. Nananayo yung balahibo. Sumunod yung kanyang bunsong anak. Ako'y naniniwala na kasunod niyan yung kanyang may bahay. Yes. Kasi ang Panginoon, pagka siya tumatawag ng mga tao, nag-uumpisa yan sa butil ng katotohanan na lagi mong binabanggit, Brother Benny. Butil ng katotohanan. Pag butil, lumalago yan. Lumalago yan at hindi pwede. Tumutubo eh. Namumunga. Namumunga yan. At marami tayong mga ganyang karanasan. Ngayon, Brother Tito, doon sa impluensya na binigay mo, ang sabi ninyo, hindi nagiging hadlang sa inyong samahan dahil unang-una kaya nyo magdala kasi may Kristo kayo, may Kristo tayo. Ano ang naiisip mong plano sa
ngayon na kayo ay nakakaalam na ng katotohanan na natutunan nyo sa programang Kapitulo Bersikulo? Sabi ko nga, pagka, kasi sabi sa planta namin, pagkakaroon pa ng, madadagdag pa yung makina na minimaintain ko. Opo. Ngayon, pag dumating man yon, kukondisyonin ko na sila. Aha. Sabihin ko na, makikiusap ako, na yung day off ko, gagawin yung Sabado. Praise God. Tapos yung Sunday, papasok ako. Mm-hmm. Kasi, nagigilty ako pag, ano eh, pag Biyernes, sabi ko, preparation day na naman. Tapos, 6 to 6 pa ang pasok ko. Parayang overtime. Mm-hmm. Tapos kinabukasan, lalo na kinabukasan, Sabado na. Di sabi ko, Sabat na naman. O di, sabi ko, Lord, alam mo yung nagbubulong ako sa sarili ko. Lord, alam mo yung nasa puso ko. Kaya tulungan niyo po ako. Marami nga akong dinideal sa Panginoon eh, na magkaroon ng katuparan para, kasi sabi ko, kung ito talaga ang tanda mo, Lord, at ito naman talaga, tulungan mo ako na magkaroon nito ng katuparan sa buhay ko, na makapagsamba ako sa araw na nais mo. Praise God. Amen. Yan ang laging kong panalangin. Kasi, wala na eh, hindi, wala na akong amor doon sa kabila naming, ano, iglesia. Iglesia. Kasi wala akong natututunan talaga. Praise God. Ang Adventist ay napakahalaga para sa akin. Brother Tito, kasi yung binabanggit ninyo na parang gusto nyong sumamba ng araw ng sa Panginoon Diyos sa araw ng Sabat. Nakadalo ka na sa mga pagsamba ng Adventist, ano po? Saan po kayo unang dumalo nung Nakadalo po ako sa ano, sa Signal. Mm-hmm. Kasi bago pa man 'yon. Opo. Excited ako eh. Mm-hmm. Sabi ko, na-intriga ako. Paano? Kasi ang sabi ko, ang kapitulo bersikulo ay napakaganda magpaliwanag. Opo. Ano kayang sistema ng pagsamba diyan? Ano kayang na-intriga talaga ako gusto. Excited ako eh. Mm-hmm. Kaya lang nung nandoon na ako sa Signal, hindi ako nakadalo ng divine worship gawa ng pag visitors ka. Dinadala ka doon sa ano, may nurturing mga class. Opo, may mga kasamahan pa kong mga bago din. mga nurturing class yan. Sabi ko, sige, okay lang. siguro, next time Gusto mo sana mag-observe talaga. Opo, mag-observe kasi na-excite ako eh. Nung umpisa nga, nung di pa ako tinawag, nagbibigay ng ano, ng offering ba yun? Mm-hmm. Ang ginawa sa akin, ibinibigay yung ano, yung may maliit na ano. Sobre. Hindi naman sobre eh. Parang wallet na malaki na ang ginawa ko, binuksan-buksan ko kasi naghahanap ako ng sobre. So, wala namang sobre, puro barya ang nakita ko. Yung offering bag yan ng Sabbath School. Kaya sabi ko, ginanong ko na lang. Mamaya-maya, hiningi sa akin ng mga katabi. offering pala yun. Sabi ko doon sa babae na, kapatid, kapasensya ka na, naghahanap ako ng sobre. Hindi ko makita eh. Ay, sobre po. Kaya lang, naputol yon dahil tinawag na po ako. Dinala ko sa baba Brother Saldi Olivar. Opo. Kaya doon kami nag-uusap. So, ano po yung impression nyo? Ano yung inyong naging karanasan nung kayo ay dumalo sa first time na dumalo sa isang Adventist church? Masaya nga. Pinagsalita nga po ako eh. Mm-hmm. Kaya sabi ni Brother Saldi, may darating tayong bisita. Ito po ay ibinili na sa akin ni Brother Jerry Sevilla. Mm-hmm. Na produkto na daw ng ano kapitulo bersikulo. Pinagsalita pa po ako doon sa ano sa harapan. Mm-hmm. Kaya lang nung sabi ko nga, ang sabi ko doon, kung kami na mga born again, inaangkin namin na sula eskriptura. Opo. Sabi ko, ang SDA ang tunay na sula eskriptura. Praise God. Mm-hmm. Amen. Totoo talaga yan. Sabi ko, amen. Sabi ko kasi inaangkin namin yan eh. Mm-hmm. So yun po. Okay. So ngayon Brother Tito, since na hindi pa kayo baptized, sabi nyo nga inaantay nyo yung pagkakataon na bibigyan kayo ng day off sa inyong trabaho, hindi namin kayo pipilitin. Pero kami bilang mga mangangaral, ay masasabi natin na ang pagpapasya sa Panginoon, hindi pwede kasi ipagpaliban yan. Though alam namin na meron pong right time ang Diyos tungkol dyan. Pero ang kaligtasan lagi pag nagpapasya ka ngayon. Ano? Ngayon, kung halimbawa, kayo ba ay maaring magsabi sa ating mga manonood na desidido na talaga kayo magpabautismo? Timing lang ang hinihingi ninyo. Desidido na po talaga ako. Praise God! Noon pa man. Praise God! Hinahantay ko na lang talaga yung time na makipag-usap ako sa personnel, sa opisina namin para
ilipat yung aking rest day. Sa halip na Sunday, gagawin na lang Saturday. Sabadista na talaga to. Adventista. Adventista na ito. Bautismo na lang talaga ang kulang. Saka Brother Jerry, kita mo ha, napaka-consistent nung kanyang pag-aaral dito. Correct. Hindi siya nagkakaroon ng personal na may kaharap, na nag-aaral, na siya ay nagtsatsaga sa pakikinig sa programa ng Kapitulo Bersikulo. Opo. Sabi niya, 2017 pa. 2019 na ngayon. Dalawang at nakikita taon. Natin, ako nga, nakikita ko, itong Tito Timbang na ito, timbang na talagang ang pangalan niya sa atin. Talagang kilalang-kilala na siya sa atin. Eh. Kaya sabi ko nga sa iyo, yung kacha-chat mo, marami nagkakatuluyan dyan. Ito, tuloy na talaga. Tuloy na yung pasyon niya. Tuloy na talaga. Ito. Tuloy na tuloy talaga. Magiliw namin taga-subaybay. Napakasarap pong marinig mula sa isang kapatid na ang Diyos ang tumawag. Ito hindi po ito namin gawa o hindi ito sa pamamagitan ng aming lakas o galing o talino sa programang ito. Ang Diyos ang tumawag sa Kanya. Ito yung lagi namin sinasabi, pagka kayo ay tupa ng Diyos, kayo ay follower ng Diyos, kayo ay talagang seryoso na sumusunod at sumasampalataya sa Panginoon, hindi mahirap hanapin ang tunay na iglesia. Kagaya ng ginawa ni Brother Tito Timbang. Binuksan niya ang kanyang isipan, hinayaan niya na ang Banal na Espiritu ang magsalita sa kanya, dahil yun naman ang pangako ni Jesus, ang sino mang taong nag-ibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya talaga ang turo na yun ay palaging binabanggit ng kapatid na Benny. Kapatid ng Tito, maraari o kayo, Brother Benny, baka meron ka pang gustong itanong sa amin. Kasi mamaya-maya ho ng konti, kasunod po ng aming programang ito, tanungan po ito. Kung meron pang gustong malaman si Brother Tito. Oh, siyempre. Kailangan naman ito, niya. Tanungan ito para at least marahil yung tanong niya, maaaring tanong niyo rin. Kasi siyempre, speaking of born again Christian, evangelical Christian, yung paniniwala niya before, eh maaaring gusto niyang i-clarify pa ngayon or iklaro or i-confirm sa programa natin. Kasi yung ginawa niyang pagsusuri ay kung ano lang yung ating sinasabi. Ito, iba ito. Kasi palitan na ito. Kumbaga, ano, Brother Benny, ano? Kumbaga, tanong siya, sasagutin natin. At yan ay amin po ipaglilingkod. Bago po tayo maghiwalay, kasi may mga oras pa tayo. Si Brother Benny mamaya, uupo naman dyan si Brother Red, hindi kasya tayo rito. Pasimulan mo na, baka meron kang itatanong dito sa amin, sa atin. Sa tingin mo, kailangan mong malaman pa sa programang Kapitulo Bersikulo. Meron ba? Meron? Oo, sige. Gusto ko lang itanong yung Proverbs. Yan, sige po, Proverbs. Yung sinasabi nila na ang pag nagsalita ka daw, nagbitaw ka ng salita, nagdeklara ka, ay may kapangyarihan daw na mangyayari ito. Sa Proverbs 18 ba yun? Sinasabi mo may kapangyarihan maganap. Opo, kasi kaya iiwasan daw na magbanggit dahil baka daw mangyari. Sige nga po, banggitin sa Proverbs 18:21. 18:21, Brother Benny. Si Brother Benny ang ating pasasagutin. Baka pwedeng pakaliwanag. Si Brother Ray naman ang ating uupo dyan kasama. Basahin natin, ha? 18:21. Ang sabi, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Oh, maganda ito, ha? Sa umpisa pa lang. At ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Yun. Oh, ibig sabihin, maging ito man ay buhay at kamatayan, mali o tama, ano man yung binibigkas mo, ayon sa kung ano yung nasa isip mo, magbubunga talaga ito. Kung ikaw ay nagsasalita ng magandang mga salita, magbubunga ito ng magandang buhay sa buhay mo. At kung ikaw ay nagsasalita ng hindi magandang salita, ay magbubunga din ito ng hindi magandang salita. Aanihin mo rin. Yes, kaya nga madalas sinasabi ni Haring Solomon na ang nagmamahal sa kanyang buhay ay nag-iingat ng kanyang salita. So ibig sabihin, dumidepende sa ating mga dila yung mga bagay na ikabubuti natin, ikapapahamak natin. Hindi ba, Brother Jerry, yung ating dila, sharing ating pinagpupuri, at sharing yung ating ano? Ipinanlalait. Kaya napakaganda nung naisip mong talata na 18:21. Kaya ulitin ko lang, ang ganda ng pangungusap na ito. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Ibig sabihin pa rin, ang kaloob ng kalayaan ng ating pagpili ay ibinigay ng Panginoon. Yung freedom of choice. Ito'y kaloob ng Panginoon. Kaya mag-ingat tayo kasi ang buong kaangkupan ng aral ng salita ng kawikaan ay mga salita ng isang
pantas na kagaya ni Haring Solomon. At dito rin sa isang talata, nais kong ibahagi bilang pagsusugpa doon sa tanong ni kapatid na Tito. Sa Kapitulo 3 ng Aklat ng Santiago, ang versikulo ay 5 hanggang versikulo ay versikulo 6. Hanggang versikulo 10 na lang. Ganito nakalagay, mahaba-habang talata. Gayun din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malaking bagay. Narito kung paanong o kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy at ang dila ay isang apoy. Ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili ibat ang dila na nakakahawa sa buong katawan at ipinagniningas ang gulong ng katalagahan. Naanupat, ipinagniningas ng impyerno sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at ng mga ibon sa mga mga nagsisiusan at mga bagay sa dagat ay pinaaamo at napapaamo ng tao. Datapot ang dila ay hindi napapaamo ng sino mang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga, napuno ng lasong na kamamatay. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama at siya rin ating ipinanglalait sa mga taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpupuri at paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay nito ay hindi nararapat magkagayon. Maganda, no? Maganda. Kaya napakaganda ng payo ng mga ng talata ng Biblia. Sa dila talaga ng tao, lumalabas ang pagpupuri, maging ang panlalait. Kaya tama yung binanggit ng kapatid na Benny at yung binasa niyo sa Kawikaan, talagang aanihin mo kung ano yung lalabas sa iyong dila, sa iyong mga pananalita. Sa bahay kasi at sa katuro ng iglesia namin, ay halimbawa, magalit ka sa anak mo, sasabihin mo raw na, halimbawa, napakatamad mo. Parang nagdeklara ka daw na magiging tamad yung anak mo. Totoo po ba yung ganun? Hindi naman po, kasi parang lumalabas doon na pag sinabi mo may kapangyarihan yung salita mo, yun ang ibig niya sabihin. Hindi, opo, opo. Na kapag sinabi mo, napakatamad may sumpa. Alam ko na, Brother Jerry. Pero may sumpa. Parang may sumpa. Ay, hindi naman. Kasi kung halimbawa naman ng tao, parang ganito yan eh. Oh. Hindi ka naliligo. Ibig mo ka sabihin, habang buhay, hindi na rin siya maliligo. Hindi ka kumakain ngayon. Ibig sabihin, hindi na rin siya kakain forever. Eh, hindi naman, di ba? Kaya yung salitang, napakatamad mong bata ka. Hindi mo naman sinaming tamad kang bata ka at tamad ka na habang buhay. Kaya hindi po pwede ka, na, hindi pwede sabihin na yun ay isang curse or kaya isang deklarasyon na talagang hanggang doon na lang siya. Dahil unang-una, ang Diyos lang ang may karapatan na magdeklara ng buhay ng tao. Nakuha ko na yan, Brother Jerry, kasi may kapitbahay akong hawig sa kanilang samahan. Ah. Na yan minsan nabanggit. Ito yung talatang binabanggit nila eh. Oh. Inihanda ko nga eh. Ayun, sakto. Ito ay nasa Kawikaan, 10:16. Babasahin ko ha. Yun, sige po. Ang gawa ng matuwid ay patungo sa buhay. Yan. Yun yung kahulugan nung una pinag-uusapan natin sa 10:18. Mm. Yung sa ilalim, ang bunga ng dukha ay sa pagkakasala. Yun ang kanilang pinangahawakan. Pero ang pinag-uusapan ditong dukha, yung dukha sa kamangmangan o yung dukha sa kaalaman na nagiging mangmang. Ituloy ko sa 17, ha? Pansinin mo. Nasa daan ng buhay, siyang nakikinig ng saway. Ngunit siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali. Ayun. So hindi pinag-uusapan dito yung salitang dukha ka, nagsalita ka. Hindi. Ang ginagamit doon sa Kawikaan ay yung dukha sa katotohanan. Dukha sa payo ng mga magulang. Dukha sa mabuting payo. Kaya pag wala ka nito, ay may kapahamakan. Totoo. Kaya hindi totoo yung sinasabi ni Brother Jerry na sa iyong mga salita, nagbitaw ka ng salita, eh parang magiging sumpa. Hindi po ganun. No. Wala pong aral ang Biblia na yun. Totoo yan. So, maraming salamat, Brother Benny. Baka meron pa ikong tanong bago natin uli tapusin yung ating programa at meron pa ako itatanong sa huli mamaya bago natin tapusin yung program natin. Meron ka pa bang gusto linawin? Ano, pagkaganda po. Opo. Yung ano pa ba yung ano, nakalimutan ko bigla. Oh. Kasi ito, marami na itong alam eh. Oh, marami na sila nalalaman. Na alam. Pero sa kanya, mga ilang repaso na lang siguro sa kanya, yung mga pang-personal na pag-aaral niya. Oh, kasi ito yung mga tinatanong niya sa atin ngayon, eh, practical living. You know? At lalo na, kasi ang usually ang mga evangelicals, more on practical living at saka more on sabihin na natin fundamentals. Fundamentals sa pananampalataya. Pag tinanggap mo si Kristo, prayer, etc. Pagbabasa ng Biblia at saka yung mga tinatawag nating
mga ugali na isang Kristiyano, basic yan sa amin bilang mga evangelicals. So, tinatanong niya ngayon, minsan, ikinoconfirm kung gaano katotoo. Oh. Kasi, paniniwala yun, katulad ng immortality of the soul, naintindihan na ni Brother Tito na hindi totoo na tao pag namatay, ay nasa langit na. At yung tao pag kasi mamatay na masama, nasa impyerno na. Eh wala. Pero sa ating paniniwala ng evangelicals, pagka namatay, ang matuwid, diretso sa langit na. Ngayon, hindi mo na pinaniniwalaan yun. Hindi na. Dati sa ating evangelical Christian, Brother Tito, sa iyong paniniwala dati, kahit na anong araw, pwede mong ipaglingkod sa Diyos. At araw-araw ika, Sabat, totoo ba yun? Hindi na totoo yun. Araw-araw Sabat? Hindi po. Ah, hindi na. So, yun yung mga sinasabi natin na hindi na. Kasi natutunan niya sa programang Kapitulo Bersikulo. Maski yung kaluluwang binabanggit niya kanina, meron bang paniniwala sa inyo doon sa samahan ninyo na parang sa ibang pananampalataya rin, Brother Jerry, pag yung tao namatay, at tapos sinasabing may kaluluwang lumalabas, pero kanina natutuwa tayo kasi sinabi niya na hindi ganun ang kaluluwa, kundi ang kaluluwa, yung buong istruktura na buhay na tao, ang tawag dyan ay kaluluwa. Natuwa Totoo. Kami dun sa statement mo na yun. No? Malinaw, no? Malinaw. Doktrina, eh. Kasi po, sinabi sa akin nung pastor, doon siya kumuha sa 1 Thessalonians ba yun? 5:23, yes. Tapos, sabi ko, di ba po pastor, pag gumawa tayo ng doktrina, hindi po, kasi malayo na po sa namuhay, ibig sabihin, hindi ko po nasabi yung ganito, namuhay na po ang tao nun, di ba? Samantalang dito sa Genesis 2:7, bubuin pa lang siya ng Diyos. Tama. Saya, galing ng analysis. Analysis. Nasaan pa doon yung pagbuo, tapos ikumpara mo dun sa namuhay na? Correct. Sabi ko, dapat po pastor, pag gumawa tayo ng doktrina, dapat doon po mag-uumpisa sa pagbuo ng tao ng Diyos. Dapat wala namang nilagay doon na ang tao ay nagkaroon ng kaluluwa. Kundi ano tayo, yung dust tapos yung breath of life, yun lang ang binabanggit. Nung mabuo na, nagiging kaluluwa. Naging kaluluwang may buhay. Yo. Ang ibig sabihin, yung kaluluwa at saka yung tao, iisa lang. Ito po ninyo, iyan po, isample lang sa kanyang mga natutunan sa programang Kapitulo Bersikulo, mga minamahal po naming sukin taga-subaybay. Na hindi lang pala, hindi talaga ito. Alam nyo yung mga nanonood sa amin sa programang ito. Nakakatuwang pakinggan tong statement nito. Yes. Kasi sinasabi niya. Ang iba sa kanila, Brother Benny, yung kung ginawa ni Brother Tito ito, may mga notebook. Yung iba natin na interview rito, habang nanonood ng programang Kapitulo Bersikulo, nagtitake note sila ng mga talata. Pero si Brother Tito na makakaiba, sinisave yung ating mga video, binabalik-balikan niya, kaya siya natututo. At talagang nag-empty siya ng kanyang isipan sa ating programang Kapitulo Bersikulo. Now, binanggit niya na, siguro sa panghuling bahagi, Brother Benny, kung meron ka pang itatanong, bago ko itanong sa kanyang last part. Sige, Brother Benny, meron ka pang tanong kay Brother Tito? Sa totoo lang, marami tayong dapat itanong, pero wala na tayong oras. Eh, no? Pero so, bigyan na lang natin ng karagdagan yung ano, kasi Brother Tito, no? Kung may sasabihin ka ba? Kung ano? Oh, idagdagan ko po sa aking tanong. Ayan, sige po. Yung isang talata daw, halimbawa, mababanggit. Halimbawa, si Matthew 6:33. Kung anong kapahayagan niya, kinabukasan daw ay mayroon pa pang panibagong kapahayagan, mayroong revelation pa doon ng panibago. Sabi ko, totoo bang ganun? Na parang pabago-bago ang revelation ng Diyos. Ano yung pinahayag ng Diyos sa Matthew 6:33 ng araw na to, ay bukas mayroon na namang bago. Siguro ibig sabihin sa Matthew 6:33 yung Seek ye first kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Kasi ang sabi nila, ang isang talata daw ay napakaraming paliwanag. Hindi rin natatapos sa isang paliwanag lang kasi may iba't ibang kapahayagan ang Diyos. Totoo po ba yung ganun? Ay, ang masasabi po natin dyan ay... Hindi kasi ako naniniwala eh. Oh, kasi ang talata ng Biblia, though malawak yan, at saka sabihin na natin mga pwede... Sa sermon type naman to. Pag sinabi mong gumawa ka, ito sa pagtuturo mo ito. Sa homiletics kasi, brother Tito, kapag ka gumamit ka ng isang teksto, magkakaroon ka tiyatawag na exposition. Kung ano yung background, kung ano yung context ng talata, pinagaganda mo siya, nilalapatan mo siya ng mga parabola, mga illustration, mga kwento, testimony, nakapit doon. Yun, okay yun, mapapalawak mo siya. Pero yung unang statement mo na sinasabi na ang Diyos ay pwedeng pabago-bago is because dahil yung talata ng Biblia ay nagiging malawak. Alam mo, kapag sinabi natin at niyapusan natin ng ganong pangangatwiran, mali yun eh. Kapag ikaw ay may isang katotohanan ng nakita sa Biblia, pwede nating sabihin
sa panahon lang yan, yan ang totoo. Bukas makalawa, hindi na yan totoo. Parang ikaw naman ngayon na walang malay makikinig ka. Ah. So may scapegoat kumbaga. May hugot. Pwede palabasin mo na nagkamaliin dati, tatama ngayon. Ang Diyos dati ay ito ang sinabi, ito naman ngayon yung bago. Ay ang Diyos kasi hindi pwede magkontra sa kanyang sarili. Kasi ang Biblia, Brother Jerry, makikita mo pag nagsalita doon, nakikita mo na the Bible interpret itself. Totoo yan, totoo yan. So ganun po, sa mga preachers, pwede silang gumawa ng maraming mga strategiya sa kanilang tinatawag na sermon. Pero pagdating na doon sa katotohanan ng Biblia na mababago, revelasyon ngayon, iba na naman sa revelasyon, ay malayo po sa katotohanan. Iba na yun. Kaya tama ang kapatid na Tito, ay hindi ganun po ang pag-aaral ng Biblia. Kaya nga po kami ng mga evangelicals dati, lagi kami nagsasabi, aantayin na lang namin kung ano yung sasabihin ng Diyos. Di ba yan ang tinuturo sa atin? Hayaan natin ang Panginoon ng siyang magsalita sa atin. Kaya yung iba sa atin, yun, mga born again Christian, minsan sinasabi nila, binulong sa akin ng Diyos. Sinabi sa akin ng Diyos. Eh kasi nga, doon sa mga ganong bagay kami nahirati. Sa mga ganong aral na natutunan natin sa mga evangelical Christian. Ako isa na yun namang makinig sa mga ganyan, Brother Tito, hindi mo na itatanong. Madalas kong naririnig sa kanila yan, kapag ka medyo gumagamit na tayo ng may kapamigatang katotohanang dapat maalaman, sundin ng tao. Ang kanila sinasabi, alam mo kapatid, yung naririnig ko, Brother Jerry, alam mo kapatid, yung sinasabi mo, hindi naman talaga yung interpretation na yan. Pabago-bago yan, ganito yan. Yun ang kanilang pag-iwas doon sa katotohanan, in which hindi naman talaga yun ang hinihingi ng Biblia. Okay, maraming salamat kapatid na Benny. At syempre po magbabalik po kami pagkatapos po ng isang episode na ito with Brother Tito Timbang para hindi naman din masayang yung punta niya rito. Lahat ng kanyang mga tanong. Para matimbang natin. Matitimbang natin. Ang mga mabibigat na mga tanong na pwede niyang itanong sa atin na marahil tanong niyo rin sa programang Kapitulo Versikulo. Ano po? Brother Tito, bago tayo mag-iwahiwalay siyang papawid. Sabi nga ho natin kanina, si Brother Tito Timbang ay isang Adventist in spirit. Kahit na hindi pa siya bautismado pa. Biruin mo, Adventista hindi pa siya Adventistang bautismado, pero ang kanyang kabuhayan ay isang Adventista na. And he is a proud Adventist, ang sabi niya. Kasi po, nasa kanya na yung buhay ng pagiging Adventista na natutunan niya sa programang Kapitulo. Praise the Lord. Ngayon kapatid na Tito, meron lang timing na iniintay ka. At ang sabi mo, kapag nabigyan ka ng day off, kasi ang gusto niya po, mga gilo namin taga-subaybay, pag siya nag-decide na magpabautismo, wala na siyang malalabag kahit na yung araw ng Sabat. Tama ba ko? Yan ang dahilan kung bakit po siya nag-aantala ng kanyang baptism para siya ay mabigyan ng day off ng araw ng Sabado. Pwede nating sulatan, Brother Jerry. Pwede kasi, natin. Oo, kasi nasa batas naman yun. At saka sabi naman ni Brother Tito, by November, meron na siyang i-request na sulat para ma-day off siya ng araw ng Sabat. At least, konting panahon na lang. Brother Tito, mensahe po ninyo sa inyong, o sa ating mga manonood, lalo na sa inyong mga kapatid na kagaya rin natin dati na mga evangelical Christians. Sige po, kausapin niyo po sila. Yun po ang inyong camera. Nananawagan ko po, po ako sa mga nanonood. Huwag niyo lang pong kontrahin ang Biblia. Amen. Tanging intindihin niyo at unawain niyo at makinig kayo sa mga paliwanag. Dahil kung sa sarili nating pag-aaral ay talagang hindi po natin makakamtan ang katotohanan. Kung sino pa yung matataas at masasabi natin na malalim ang pag-aaral, doon po tayo magtanong. Kasi nakakasigurado po tayo na ang katotohanan po ay lalabas. At nakikita naman po natin ang mga pangangaral ng kapitulo, versikulo, makikita po natin na kakaiba sila sa lahat po ng mga nagtuturo. Huwag lang po natin kontrahin kasi alam po natin, minsan sa buhay ng mga tao, ay parang nakasintro na lang po tayo sa mga nagtuturo sa atin. Nagiging panatiko tayo sa mga puno natin. Totoo. Kaya ang dapat natin gawin, makinig tayo at magbasa ng salita ng Diyos at pag-aralan natin ng maayos. Praise God! Praise God! Brother Tito, once and for all, nais naming alamin muli sa'yo for confirmation. Ikaw ba ay sincere na maging Seventh-day Adventist? Sincere na po ako. Ulitin ko po ang tanong, ha. Ikaw ba ay sincere na talaga at decided na maging Seventh-day Adventist nung Church? Christian. Nung marinig ko po ang kapitulo, versikulo, Adventist na po ako. Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. Brother Benny, huling pananalita bago tayo magtapos. Opo. Alam mo, Brother Tito, maraming nanonood sa atin ngayon. Nakaka-inspire to eh. Nakaka-inspire itong mga pangungusap na ito. At nakita namin dito na talagang totoo ang iyong pagkahikayat.
At sa simula pa lang ng iyong pagkasalita hanggang ngayon, at aming naobserbahan, talagang ginabayan ka ng Panginoon. Kaya doon sa mga nanonood sa atin, ano, kagaya ng panawagan ng kapitulo versikulo, yung personal mong salita, Brother Tito, ay mag-aral po tayo ng salita. Kasi aakayin talaga tayo sa lahat ng katotohanan. Amen. So, mga giliw namin taga-subaybay, sana po ay na-bless kayo sa isang kaluluwa na kagaya ni Brother Tito na talagang pinatnubayan ng Diyos na makarating sa landas ng katuwiran at katotohanan. At ngayon po, bagamat hindi pa siya baptized Seventh-day Adventist, but he is now proclaiming to himself that he is a certified Seventh-day Adventist dahilan sa katotohanan ng kanyang tinanggap. Amen. Ipinagmamalaki niya pangalan ng Panginoon ang maitaas. Praise the Lord for that. And we pray na sana yung kanyang pamilya rin ay maging kasama niya sa pananampalataya. Unti-unti. Kasi siya ang magiging binhi ng katotohanan ng kanyang pamilya. And someday soon, this family will be a Seventh-day Adventist believers sa pagdating po ng araw. Amen. Praise the Lord for that. Bago po tayo magtapos sa ating pong programang ito, nais ko po kayong anyayahan na tayo po inadako sa ating panghuling pananalangin. Panginoon po namin Diyos, maraming maraming salamat po sapagkat ginamit po ninyo ang programang Kapitulo Bersikulo upang amin pong ilahad ang napakagandang kapatutuon ng aming kapatid na Tito Timbang kung paano po ninyo ginamit ang programang ito na maging daan upang siya ay madala sa paanan ng aming tagapagligtas. At siya ay ngayon ay nagpapasya na tanggapin ka bilang personal na tagapagligtas ng kanyang buhay. At siya po ay magiging kaanib ng inyong nalabing iglesia na naghihintay sa nalalapit na pagbabalik ng aming Panginoong Diyos. Ingatan at pagpalain ang kanyang buong pamilya, ang kanyang may bahay, ang kanilang mga anak. Sana po Panginoon ang impluensya ng aming kapatid na ito na natutunan po niya sa programang ito na makatotohanang naihayag sa kanya. Ito rin naman po ay makita sa kanyang kabuhayan at ang kanyang buong pamilya ay magliwanag sa kanilang pananampalatay at maging isa sila sa mithiin at sa pagal ang layunin ay makarating sa langit at sila ay maglingkod na mayroong kapayapaan sa tunay at dalisay ng mga aral ng mga kapitulo at bersikulo ng Biblia. Pagpalain po ang kanyang pamilya at sana po ay marami pa kami mga kapatid na ngayon nanonood sa programang ito na nasa pagpapasya. Sana po ay gayahin ang aming kapatid na ito na sila ay magpasya na sumunod sa inyo at magpasakop sa inyo at tanggapin ka bilang manunubos sa tagapagligtas ng kanilang buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga minamahal po namin, suking taga-subaybay, sana po ay napagpala kayo sa napakagandang istorya, conversion ng ating kapatid na avid viewer ng ating programang Kapitulo Bersikulo, ang kapatid na Tito Timbang. Brother Tito, kami nagpapasalamat sa iyong pagdalo. Thank you so much for coming. At salamat, sana tuloy-tuloy pa rin. Ano, in-inspired mo kami. In-inspired mo kami. Abangan niyo po kami sapagkat babalik siya. Tanong na po yan. Puro tanongan na po ang gagawin namin. At kung meron siyang tanong, na marahil tanong ninyo, yun po ang aming sasagutin. Sa pangalan po ng bumubuo ng programang Kapitulo Bersikulo, kami po ay nagpapasalamat sapagkat sinamahan po ninyo kami sa loob po ng isang oras ng ating pagtatanghal. Nawa po ipinagpalaki ng Diyos sa ginawa po nating paglalahad o pakikinig ng conversion story ni Brother Tito Timbang. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless you all po.